Sa ang ating mga judges po ay tago nating tawagin ko sino yung mga mag-i-steal, sino yung mga magtatay dito. So, bibigyan mo na natin ng pagkakataon ng mga judges natin na makapag-comment sa bawat mga contestant natin. Tayo na natin si Sehawa. Sino ba yung unang nag-ano? Nag-up? Ikaw? Ang nakita ko sa'yo, parang nararamdaman mo yung talagang acting mo bilang artista ba? Yun. Nabangdaman mo talaga yung ano, yung acting mo, yung umiyak ka. Kaya, okay, pasado ka sa akin. Tapos yung pangalawa naman, sino yun? Ikaw? Parang hindi ko napipili yung acting mo, parang hindi ko alam kung ano yung istorya ng ano mo, yung acting mo. Yun lang. Tapos yung kay Justin naman, okay naman yung acting mo, kaso hindi ko mapili yung emotional na sinasabi mo about doon sa nanay mo. Yun lang. Tapos ito naman, talagang damang-dama mo talaga, parang totoo talaga eh. May nangyari ba talaga? Na talagang ano? Kasi kay Enzo naman, okay, approve lang. Ayun, sa akin bilang isang workshopper din, tsaka actor sa ganitong field. So nakapiligod kami, hindi namin nakikita yung emosyon ng bawat isa. So ang binibase namin, paano kami nadadala. Which is, sa akin unang salita pa lang ni Jean, na naramdaman ko na yung emosyon niya, gusto ko lang makita kung magiging, kung ma-maintain niya yung ganong delivery ng drama na binigay niya kanina. Which is talagang hanggang sa matapos, yun yung ramdam na ramdaman namin yung situation na nangyayari. Kay Judy naman, hindi rin ako masyadong, hindi ako umikot. Kasi nagle-level yung tone niya sa drama. Parang biglang normal, tapos may drama ulit, tapos biglang maging normal ulit. Parang, tapos hindi ko alam kung galit na ba siya or may kinakausap lang. So yun. Tapos kay Justin, syempre hindi ko nakikita yung tura niya. Nag-base na lang din ako sa naririnig ko sa delivery ng words niya na yung way ng drama niya hindi ko ma-feel bilang isang listener sa nag-performance ng ganun. Kasi si Gerald, mukhang may pinagdadaanan, napakalalim. May pinanguhugutan talaga. So yun, sa drama, ewan ko, the best, ang galing ng nung bato niya ng bawat word tsaka na emosyon. Talagang tatama talaga siya sa'yo. Si Direk Enzo kanina, akala ko hanggang halang siya. Pero ito pala nga, kung napapansin niyo, kung pinakinggan niyo siya maigi, syempre nakatalikod kami, hindi kami nakatingin sa kanya. Kung kayo natawa, ang tinitignan ko doon parang humuhugot na siya ng start ng emosyon niya, parang mag-start na matungod salita, or ini-imagine ko yung situation na parang kaharap niya pala yung mama niya or makikipagkita pa lang siya bago niya simulan yung scenario na drama agad. So yun po. Okay, sa akin kay Jean sa unang contestant, medyo nakulangan ako sa delivery ng ginawa niya kasi parang nabitin din siya sa sasabihin niya, wala yung consistency ng emotion niya. Parang okay na po ba yun? So nakulangan ako doon. Kay Juday naman, medyo sa una, nalilito ako kung ano yung pinoportray niya kasi ang sabi sa ano, di ba yung mawawala yung nanay mo, lalayas. Nagsimula pa siya sa, nandaming pasakali yung ginawa niya. Pero nung bandang huli, natumbok naman niya yung pinapagawa ng host natin. Kaya medyo nakulangan pa rin ako sa emosyon. Then, sino pa yung pato? Justin, kulang din, nawala rin yung consistency sa dialogue ng bandang huli, medyo nagkaroon ng bakil, okay? Then Gerald, ramdam namin yung emotion na talagang parang iiwan talaga siya ng nanay niya. I-direct Enzo naman, kala ko simula comedy lang. Pero nung bandang gumigit na medyo lumalalim yung bitaw niya ng dialogue niya, parang
lumalabas yung emosyon na nag-build up na talagang malungkot na medyo halong galit sa nanay. Yun. So, yun po. Ayun, sa first contestant, yun nga, tulad na sinabi nila kanina, hindi kami tumitingin sa inyo, kumbaga parang we are a listener. Okay? And humarap ako sa iyo kasi parang na-feel ko kaagad yung emotions and then natumbok mo kaagad yung point doon sa hinihingi or requirements doon sa pag-acting kanina. Okay, kumbaga napakalinis nung pag-voice modulate mo. Yun, very good, maganda. Next naman dito kay ate, yung pangalawa. Parang ang layo, kumbaga saan mo pa kami tinala bago mo pinoy kaagad yung eksena na umalis yung mama mo. Okay? Kumbaga parang na-point mo ngayon, ayun naman yung naging requirements. Kumbaga parang as my part is parang tinamad na akong pakinggan pa or nawala na dun yung excitement ko na pinopoint mo. Diba? Sabi ko nga dapat hindi na, dapat sobrang marami pa ang pasakayin. Kung ano yung hinihinging requirements, konti lang, then direct to the point kaagad. Tapos sino yung pangatlo? Yeah, si Justin kanina, ano, kumbaga parang nag-a-act siya, pero hindi ko pa siya masyadong ma-feel kanina eh. Kumbaga parang nasa emotions na intense, pero parang natipilitan yung dating ng boses. Yun, then kay Gerald, okay, yung pag-deliver ng lines niya. Kumbaga parang, feeling ko parang dumudugo na kaagad yung puso niya, hindi ko pa siya nakikita. So paglingon ko, okay naman. Ayun, then kay Sir Enzo, yun, kanina yung medyo nag-humming ka. Kumbaga parang, nafe-feel ko kaagad yung intense part ng heart mo. Kumbaga parang kung paano ba i-deliver sa kausap mo yung point na yun. And then hinahanap ko lang kanina yung direct to the point bago ko humarap. Then nasabi mo kung aalis siya. So nag-turn na kaagad ako. So very good. Yun. Mag-deliberate muna kayo mga judges kasi lima kayo eh, okay? Mag-deliberate.